Para kay Angelica Yulo, ina ni Carlos Yulo, kung naramdaman man umano ng kanyang anak ang pagiging miserable ng kanyang buhay, ay hindi na daw sila ang may mali doon. Sa tingin ni Mrs. Yulo ay ang kanyang anak na ang may problema. Dahil ayon kay Angelica, ginawa umano niya ang lahat para maging maayos ang kanilang buhay. Hindi man marangyang pamumuhay ang nabigay niya, pero paninigurado nitong hindi daw niya ito ginutom. Hindi ko din ginusto na maging anak ko kayo, but I don't have any regrets for having you in my life. At an early age, I became a mom. Tapos walang kaalam-alam sa lahat ng bagay, even how to earn money for a living. Lakas lang ng loob ang meron ako at syempre yung pagmamahal ko sa inyo. Hindi ko man naibigay sa inyo yung luho ng material na bagay, pero I made sure na hindi kayo magugutom at di din mauhuli, kahit papaano sa uso. I made sure din na nakakapag-aral kayo ng mabuti. Naranasan nyo na mag-summer class para advance next school year. I made sure din na mag-hire ng tutor para sa inyong pag-aaral din. Nahinto lang ito nung naging busy na kayo sa academics and sports. I made sure din maayos at malinis sa mga damit nyo at lahat ng gamit nyo naka-organize. Hindi man maging marangya ang buhay nyo sa amin, pero I made sure na hindi kayo magiging miserable sa piling namin. Sa lahat ng bagay kayo ang priorities ko, isusubo ko na lang ibibigay ko pa sa inyo. I even quit my job kasi walang mag-aalaga at di ko kayang makita na napapabayaan kayo. Habang nasa bahay ako, inaalagahan ko kayo and at the same time kumikita ako ng pera. Hindi ako umaasa lang sa tatay nyo. Isinangtabi ko ang pangarap ko para buuin ang pangarap nyo. I showered you with all my love that you deserve. Yes, this is my obligations and my responsibility because I am a parent na pwede kong talikuran kung naging makasarili ako. Ngayon, kung sa tingin mo, naging miserable buhay mo sa amin, I think ikaw na ang may problema. Actually, yung sinanan ako sa kanila, no? Yung tungkol sa pera nga na ninakaw ko, nilustay, winaldas sa luho ko na hindi ko makita sa sarili ko kung nasaan. So yun yung sinabi ko sa kanila na walang halong katotohanan lahat. So kung sa ni Kaloy, sa perception niya meron, sabi ko nga sa kanya, willing akong maglabas ng mga evidences ng mga deposit slips na meron ako ngayon na hawak and mga resibo na hawak. Meron ako. Tapos syempre, ang sabi ko nga, sinasabing ninakaw na pera, buong-buo niyang nakuha yung pera niya na 11 million pesos na kahit hindi niya hawak yung passbook niya, nakuha niya, kumuha lang siya ng affidavit of lost, got it notarized, then pinasa niya sa BDO. So, pwede naman yon kasi sa kanya lang naman nakapangalan yon. Hindi naman kami joint account. So, freely niya na makukuha yung pera niya. Kaya buong-buo niyang nakuha yun. Ay, actually, hindi. Kasi nung chinek ko pala siya dun sa, may friend kasi ako na teller, no? Parang may 10,000 na maintaining balance na natira dun sa passbook niya. Mami, ano po 11 million? 11 million, ayun yung mga cash incentives niya na nakuha niya during World Championships 2019, Southeast Asian Games 2019, Southeast Asian Games 2021, yung binigay sa kanya ng talent fee ng Milo na 1 million. So yun, andun lahat yun, naipon. So may mga pumasok sa land bank niya na yun yung hawak ko na ATM na pwede kong ma-withdraw. Na ayun naman yung ginamit namin, ginamit ko na ipang fully pay dun sa bahay na na-acquire ko 2016 sa Cavite. So kaya hindi nakapangalan sa kanya yon. Sa akin nakapangalan kasi kaming dalawang mag-asawa ang nag-acquire 2016 since during that time, wala pa naman siyang big amount of money. So yun. Tapos nung sabi ko, i-fully paid na kasi sayang yung, nung chinek ko kasi yung magkano pa lang yung nababayad ko sa monthly, no? Parang ang laki nung interest. So fully paid ko siya. So kinuha ko siya dun sa
sa land bank account niya. Eh, nabanggit din naman ng ate niya na magbabayad si mama, ipo-fully paid na yung bahay. So, yun yung pong pera yung nasa land? Sa kanya yon na pera. Yun yung ginamit? Yun yung ginamit kong pang fully paid, ginamit kong pang renovation para pag-uwi siya ng ano, kasi ayaw niya nang umuwi dito eh, no? Kasi hindi nga raw siya safe, so ayaw niya nang umuwi dito. So, ang sabi ko is, pagandahin yung bahay sa Cavite para sana alam yung komportable siya, na matutulog doon, na makakapag-relax, makakanood ng TV and all. So kaya kinumpleto ko ng gamit yung bahay namin sa Cavite kasi nga nilook forward din namin na makita niya yung bahay na pinagawa doon. And for sure, alam ko naman na nakikita niya kasi every now and then nagsesend ng video yung tatay niya. So yung kinakabit namin yung mga central board niya, alam ko naka-video yun, sinend sa kanya ng tatay niya. Yung pinagawa kong parang from floor to ceiling na central board din, alam ko nakita niya rin yon kasi nga binivideo talaga ng tatay niya. Yung mami, alam po niya na kinuha niya yung pera doon sa land bank pang bayad doon sa bahay na sinasabi niyo? Nasabi ng anak ko sa kanya na, kasi nung parang time na nangihiram yung eldest ko sa kanya, sabi niya ganon, kay mama may pera. Sabi ng anak ko, magpo-fully paid kasi si mama ng bahay na sa Cavite. Katubo ko po siya. So, kahit, let's say, kahit hindi siya umuo. Diba? Kahit sabihin na natin na hindi siya umuo, ang sa akin lang, tawis, hindi ko nilusta yung pera niya. Hindi ko ninakaw yung pera niya. Ayan, pwede niyang ibenta kung gusto niya. Ibalik lang niya yung dinaw namin doon tsaka yung binayad namin doon since 2016 up to 2019. Mami, saan po mananggaling yung issue na yan na ninakaw ni Rompo? Sino po nagsabi? Actually, siya eh. Sinabi niya in front of my face eh. Na ninakaw ko yung pera. Kasi hinahanap pero niya. Pero wala nag-post sa social media. Meron din. Yung girlfriend niya nag-post sa social media. Tapos although hindi sila nag-name drop, no? Pero kasi, alam na maraming nakakaalam na meron kaming hindi pagkakaunawaan, especially nung girl. So, ini-screenshot yung mga post sinesend sa amin. Kasi nakablock na sa akin yung babae, pero nalalaman pa namin kung ano yung mga pinopost niya about. So, yun na lang, mami, clarify nyo na lang na wala kayong ninapost. Eh, wala naman talaga. Ngayon, sabi ko nga, kung sa perception ni Kaloy, wala naman akong magagawa, di ba? Pero kasi meron siya palang hinahanap na ano eh. Kaya dun yung nagugat, yung 170,000 na cash incentives niya way back 2021 World Championships, no? Sa akin talaga binigay ni Ma'am Weng. Sayo ko ibibigay. Kasi alam din nila yung ano nung girl. So, siya parang ano na yun, red flag sa kanila yung girl. So, ako yung kinontak talaga. Kasi hindi ko naman malalaman na may cash incentive siya kung hindi ako kinontak. So, sa akin ibinigay. So, yun. Pinasok ko siya sa BPI sa ano para tapos ginawa ko siyang bond for credit card. Yun nga, sabi ko nga hindi ko siya ma-withdraw agad-agad kasi kailangan 2 years muna. Otherwise, magbabayad ako ng penalty. Tapos for approval pa siya. Ano ba yun? Sa kanya yun? Pag hindi. Oo, sa kanya yun. Ayun nga yung cash incentives niya. Oo, ni Ma'am Weng. Secretary General ng Gymnastics Associations. Eh, nung sinabi rin naman, sinabi rin naman niya kay Ma'am Cynthia na kay Angie ko ibibigay yung pera. Kasi nakita kasi nila, nung si Kaloy ng visa, pag-aano siya ng visa, no? Eh, since medyo mabagal gumalaw yung sa kinauukulan, so hiningi sa akin ni Ma'am Weng yung bank account ni Kaloy. So, pinicturan ko. Yung una nga lang, pangalan niya. Sabi niya, Ma'am, hanggang dulo. So, pinicturan ko hanggang dulo. So, siguro, nakita nila, ina-account nila yung pera ni Kaloy na andun yung 11 million ni Kaloy. So, ano po yung gagawin niyo bukas, Ma'am? May sasubmit po kayo na passbook? Yes, oo. Pipicturean ko yung passbook niya na nandun yung 10 million niya na hindi naman
namin nagalaw. Then yung mga resibo dun sa ano niya, sa tawag dito, sa land bank niya, kasi dun pumasok yung ibang mga ano, no. So nagbigay kami sa KG management, parang share yung parang I don't know kung 30% or ano yon, na 100,000 ang halaga. Syempre 50,000 lang naman ang withdrawal sa ano, ATM. So ilang withdraw yun. Tapos meron pang iba na parang share ng gymnastics associations. Basta overall total niya na ibinigay is nasa kalahating million. And ano, meron pa eh, marami yung sinabi niya na bibilihan niya ng motor yung papa niya. So nabili naman, doon namin kinuha yon sa ano, sa land bank niya. So kinashout namin kasi kung utangin pa, sayang pa, dahil isang motor pa ulit yung tubo, di ba? So yun, tapos ano pa ba? Ah, yung pinang-open namin ng ano, ng motor shop sa Cavite. Doon din namin syempre kinuha. Actually, meron pa nga doon ano eh. May pera pa doon si Drew na 50,000 pesos na sinama ko para pandagdag sa puhunan. Dun sa ano. So intact naman yung mga ano, lahat intact. Kung gusto niyang kunin, kunin niya. Kung gusto niyang ibenta para maging pera, okay lang, wala nang problema, magagawa naman, hahanapan ng pwedeng hanapan ng buyer or whatever, 'di ba? Yun lang, yun yung ano ko. Mami, bakit di susurrender niyo yung passport? Saan po? Hindi ko siya susurrender, no. Sinurrender ko siya doon actually. Sa binibigay ko sa kanya. Kay Kaloy. Yung passbook niya binibigay, ang gagawin ko doon, di ba? Passbook niya yun, sa kanya nakapangalan. Pati yung ATM card niya, bibigay ko na. And yung ID niya doon, ng yung TIN ID niya, na ako nagpagawa, ay nandoon din. Tapos yung mga resibo ng BDO Life niya, na fully paid, plus yung Sun Life. Ah, bakit po ninyo binibigay ngayon? Nasa Paris pa siya, hindi na po ba siya binibigay? Matagal ko na yung binigay. Parang way back 2020. Ah, last year. Para sinasabi yun po na ibigay nyo na sa kanya. Binigay so, ko, na pero... Na dokumento. Pero kasi, since hindi naman niya kinuha, kasi ang sabi niya, alam ko na. So, paano mo malalaman, hindi mo tinignan yung mga resibo na nandito? Diba? Alam mo na, oo, alam mo lang, na maraming withdrawal sa land bank, pero hindi mo alam kung saan dinala yung pera. Yun yung point doon. Hindi mo kasi tinignan. Eh, naka-itemize lahat yun doon. Tapos, parang, kailan ko ba nakita, naalala tong resibo na to, no, na nagkakahalaga rin to ng mga, nasa, almost, parang kulang 700,000. Parang, nung isang araw, kulang na, ano, na doon lahat yun pumasok sa, ano yun. So, mami, to be clear, ano, ang gusto nyo lang liwanagin dito is wala na kayong hawak na any ATM, any document, or any financial na mga dokumentos ni ano wala na, no, wala na akong hawak. Oo, wala na akong hawak, binigay ko na, sinorender ko since hindi naman niya kinuha. Tinago ng GAP staff. So, yun yung kukunin ko bukas. Siyempre, to, ano din, evidensya din yun na ito yung magpapatunay na intact yung pera niya na nakuha niya, yung 11 million. At gusto din niyo pong ilinawin na wala kayong ninakaw. Ah, yes. So, pero may pera pa siya sa akin, no? 170,000. Kaya nga sabi ko, gagawin ko ng paraan kung paano ko mapapa-expedite na ma-withdraw yung 170. So, yun na lang yung ano, siguro baka magbayad na lang ako ng penalty or whatever, maibigay ko lang sa kanya. Pero maghihintay pa ako na kasi sabi sa akin is for approval pa siya. Pag sinoli ko yung credit card. So, yun. Mami, parang ano, no? Kasi to medyo so financial side na eh. So, ayaw na lang din kung mag-react regarding sa kanyang pagkakamalan. Oo, ayoko nang mag-react, no? Ayoko na. As much as possible. Ayoko. Kasi alam mo nga, kahit naman sila, yung dalawa, may sarili silang ano eh, bank account eh. Meron, dala-dalawa yung bank account nila, isang Metro Bank, isang BDO. Meron itong dalawa ko ding anak na tinuturuan ko rin sila kung paano mag-save, kasi hindi naman kami mayaman, di ba? Na parang hindi sila habang panahon tatumbling. May hangganan. So yun yun ang lagi kong sinasabi sa kanila, mag-save sila for your future. Kahit yung mga anak ko, tinuturuan ko na kinuhanan ko rin sila ng insurance para at least pagdating ng araw, kung may kumikita na sila, ituloy mo na, lakihan mo na yung hulog mo. Pero
Ano yung inaano ko sa kanila? Kahit kay Kaloy, dalawa ang insurance niya. Yung isa na fully paid ko, na turnover ko sa kanya. Tapos yung isa, 4 na taon ang nabayaran na noon bago ko, bago turnover sa kanya. Kami pa lang po naman na medyo obvious naman, pero for the record daw, masama pa rin ang loob. Oo naman. Masama yung loob ko, parang, syempre, no, andun yung pain eh. Na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw. Na parang gusto ko sabihin, asan yung ninakaw? Na ganun pa rin naman kami tulad ng dati, nung hindi pa siya nagkakapera. Nung nagkapera siya, walang nagbago sa lifestyle namin. Actually, meron naman konti, no? Kasi yung eldest ko medyo maganda yung pumapasok na blessing sa eldest ko eh. Tapos parang ngayon, natitreat niya ako, international, hindi lang yon. And siya yung katulong ko rito sa paggasos sa bahay, no? Siya yung nagbabayad ng tubig at ilaw. And ako naman sa internet and sa foods namin. So yun yung ano doon, no, na parang hindi ko kasi rin makita eh. Yung saluho na sinasabi ng mga tao na parang wala eh. Wala akong luho eh, na parang wala akong masabing ano, actually, eto kanya nga to. Sa luho po, sino pong nagsabi si Carl? Hindi naman po, yung mga tao na mga sinasabi na nilustay ko sa luho ko. Pero, kaya ko namang bumili para sa sarili ko. Binibilihan naman ako ng asawa ko. Pero, syempre, mami, Carl, syempre, kayo yung inalang sa inyo naman si Carl. Somehow, kahit may sama kayo ng loob, natutuwa pa rin kayo na nakuha niya yung... Siyempre, no? Ano niya yan, pangarap niya yan. So, sabi ko nga, kung nag-uusap kami, kung manalo siya, good for him. Yun lang yung mga ano ko, na parang nag-paid off lahat ng mga sacrifices niya. Mami, nasa lang po sa akin, may possibility pa po bang mga mag-ayos kayo? Pagka-uwi niya, tapos sakaling mag-uusap. Ay, pag-uwi niya, no? Depende yan eh. Kasi kung ako yung lalapit, hindi ko talaga gagawin. Especially now sa mga nangyayari, baka mamaya sabihin ako na porket nanalo, na parang, diba, na parang, after kami sa pera kasi nanalo. No.